Ito magandang istorya din to, mga tol, no. Merong isang eroplano daw na lumipad. Tapos biglang nawala. Dapat 2 hours pa lang lalapag na sila, pero after 37 years saka sila lumapag. Same passenger, same crew, same pilot, mga tol. Ito 'yung istorya, mga kapatid, na ngayon ay panonoodin natin. Bigyan natin ng reaction video. Siguro 'yung iba sa inyo alam na 'tong istorya 'to, no. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, tara panoorin natin mula rito kay Alfren Aiza TV. Mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. At syempre, kung bago ka pa lamang dito, trip mo 'yung mga ganitong klaseng interesting topic na binibigyan natin ng reaction and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, mga tol. So, huwag na natin patagalin 'to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to. Isang eroplano naglaho noong 1955 at muling lumitaw noong 1992. Welcome back sa ating YouTube channel, mga kaibigan. Pag-usapan natin sa videong ito ang isa sa pinakamisteryosong pangyayari na naganap noong 1955, kung saan ang isang eroplano ay naglaho at bigla na lang lumutang pagkatapos ng 37 years. Paano ito nangyari? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago ang lahat ay kung napadaan ka dito sa ating YouTube channel na kung saan ay magkakaroon ka ng kaalaman sa mga kakaibang pangyayari sa ating kasaysayan, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell nang sa ganon ay maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas every week. Ako si Alfren ng Alfren Aiza TV. Nagsimula ito noong July 2, 1955 sa isang paliparan sa New York, kung saan naka-schedule ang Pan American Flight 914 papuntang Miami, Florida. Tinatayang 3 oras lamang ang biyahe mula New York hanggang Florida. Napakaganda ng panahon ng araw na yon para sa 57 na pasahero at 4 na crew sa nasabing eroplano. Ilang sandali pa ay nag-take off na ang Pan American Flight 914. Lumipas ang 3 oras, walang dumating na Pan American Flight 914 sa Miami, Florida. Kaya tinawagan ng mga taga air traffic controller ang New York Tower at sinabing bigla na lang daw naglaho sa radar ang Pan American Flight 914. Sinubukan din nilang kontakin ang piloto, ngunit wala silang masagap na signal sa radyo ng mga ito. Nagsagawa rin sila ng malawakang search and rescue operation, ngunit wala silang natagpuan ni isang bakas ng eroplano sa dagat man o sa lupa. Mula noon ay hindi na nila ito nakita pa. Lumipas ang halos 4 na dekada, May 21, 1992. Isang pangkaraniwang araw para sa Caracas Airport sa bansang Venezuela. Biglang may lumitaw na eroplano sa kanilang radar. Hindi nila alam kung saan ito galing. Sinubukang kontakin ng mga traffic controller ang paparating na eroplano. Ngunit nagulat sila sa sinabi ng piloto. Ito ang kanyang sinabi. "We are Pan American Airways Flight 914 from New York to Miami with a crew of 4 and 57 passengers. Ooh. We are scheduled to land in Miami at 9:55 a.m. Lumipad noong 1955, no? Tapos nawala after 37 years, biglang bumalik, nagpakita July 2, 1992. Siyempre, lahat magugulat nun. Hala. Ito yung ano, ito yung nawawalang eroplano dati, di ba? Nakakatakot yung gano'n, no? Yung tipong ano, imagine mo, no, sumakay ka ng eroplano, pupunta ka lang sana ng Boracay, no? Lumapad ka ng 2023, tapos biglang, akala mo, nakasakay ka sa eroplano, akala mo, 40 minutes lang ang lumipas, kasi gano'n lang kabilis ang biyahe, 40 minutes lang lumipas, pero, paglapag nyo dun, sinabi sa inyo, ano, 2034 na, 2033 na, ilang taon na kayong nawawala, no? Nakakagulat yun, nakanang yun. July 2, 1955. Nang marinig ito ni Juan de la Corte na siyang traffic controller sa mga oras na yon, agad itong magtaka at tinanong ang kanyang ibang mga kasama kung tama ba ang kanyang narinig. Sa oras na yon ay lumapag na ang Pan American Flight 914 sa airport ng Caracas. Kaya nag-alangan si Juan de la Corte sa sinabi ng piloto. Muli ay kinausap niya ang piloto. Kanyang sinabi na ang petsa ngayon ay May 21, 1992. Nagulat ang piloto at nagpanik. Kaya naman muling nag-take off ang nasabing eroplano at bigla na lang nawala sa radar. Lumipas ang isang oras
ay lumapag ang Pan American Flight 914 sa Miami, Florida, na dapat ay lumapag na ito 37 years ago. Inimbestigahan ito ng mga otoridad at napagtanto na ito nga ang nawawalang Pan American Flight 914 na umalis sa New York noong 1955. At ang kapansin-pansin dito, mga kaibigan, hindi tumanda ang 57 na passengers at 4 na crew nito. Yun pa rin ang kanilang itsura mula nung umalis sila sa New York noong 1955. Ang saklap ng ganong istorya, no? Imagine mo, no? Lumipad ka papuntang yun nga, New York, papunta sa ganitong lugar. 3 oras lang biyahe kasi aating ka ng kasal. Nang anong 37 years na nakalipas, no? May anak at apo na yung ano, ikakasal. No? Tapos ikaw hindi nagbago itsura mo. May napanood akong ganitong klaseng palabas eh sa Netflix, yung Manifest. Na well, ano, lumipad sila, tapos parang saglit lang dapat ang biyahe nila, 2 oras lang. Pero 5 taon na yung nakaraan. Ewan ko kung napanood nyo na yung pelikulang yun. O yung palabas na yun, Manifest, mga kapatid. Parang ganito rin yun eh. No, tindi no, no, aatin ka ng graduation ng anak mo. Tapos akala niya na wala ka na, pagbalik mo matanda na siya, no, may asawa at anak na eh, no. 37 years ang nakalipas, ikaw hindi nagbago yung itsura mo, no. Walang makapagsabi kung paano ito nangyari at kung totoo nga ba ito. Mm-hmm. Lahat ng aking binanggit sa kwentong ito ay batay lamang sa aking pagsasaliksik. Yan ang kwento ng Pan American Flight 914 na naglaho ng halos 4 na dekada. Grabe. Nagustuhan mo ba ang ating kwento ngayon? Comment mo na, at kung may suggested topic ka, ay comment mo na rin sa baba ng video na ito. Well, sad to say, marami na rin ako napanood about dito sa kwentong to. About dito mismo, sa particular na kwentong to, ito daw ay fiction lang. No? Ito ay hindi totoo at hindi totoong nangyari. Well, sa mga nakarinig na nitong kwentong to, ano sa tingin ninyo? No, ito ba ay totoong naganap o ito ay fiction lang, ito ay kathang isip lamang, kumbaga kwentong kalye, kwentong barbero, mga tol, no? Pero kung mangyayari ito sa totoong buhay at isa ka dun sa mga pasahero, ano kaya ang buhay na nag-iintay sa'yo? Biruin mo, nawala ka ng 37 years, no? Pero para sa'yo, 3 oras ka palang nawawala, hindi ka umidad, di nagbago itsura mo. Pero paglapag mo, no, nagbago na lahat ng nasa paligid mo, no? Wala na yung trabaho mo syempre dati, di ba? Matindi pa sa jet lag ang aabutin mo pag nangyari sa ito, di ba? Matindi pa sa jet lag yan, no? Yung anak mo, may apo na rin siguro. Kasi kung iniwan mo anak mo ng 16 plus 37 years, no? My goodness, no? Kaya minsan nakakaani, minsan pagsasakay ka ng aeroplano, pagsasakay ako ng aeroplano, naisip ko, sana huwag mangyari yung mga napapanood kong video na katulad nito. Noel, ano masasabi mo mga kapatid dito sa napaka-misteryosong istorya about dito sa Pan 914 ba to? No, comment kayo sa baba mga kapatid, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!